ang nakakabilib dito eh, no? Nakakalokan talaga. Super nakakabilib yung tatay nila. O di ba? Nagagawa pa magtrabaho sa kabila ng kanyang kalagayan na wala ng paningin. O di ba? Hindi tulad ng iba dyan. Di ba? Ang lalaki ng sahod, ang lalaki na lang dyan. Pinakuha pang magnakaw sa kaban ng bayan. Nakita ko, Biba. Pero bakit may mga kaban-kaban ng bayan? Ano yun? Bakit may mga ganun topic ka ngayon? Hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po sa inyong harapan ang pinakamagandang Kalinga Pre-Actor. Ang iba kundi, Bibang. Charot! So, ayan nga po. So, nandito naman tayo ngayon para pag-usapan itong na-vlog na naman nila Kalinga Prab na kung saan magaling mag-gitara, magandang boses, at ang nakakabilib nito, yung masipag nilang tatay kahit walang paningin. Actually, yung nanay niya sa katatay niya, walang paningin. O, di ba nakakaloka? So, yun po yung pag-uusapan natin. Maya-maya lang, ayan. Siyempre, promote muna natin ang ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman, di ba? Para po sa ekonomiya ng mga akla. Charot! And of course, meron din po akong, ayan, Facebook page. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, follow nyo na rin na Catch 2, ha? Nag-upload po ako dyan ng mga funny videos, ng mga pinagagawa namin ng Junakis ko. At of course, meron po tayong humanitarian. Pag mayroong sobra-sobra si Akla, yan, nangibigay din po kami ng pagkain sa mga homeless po sa kalsada. At syempre, wag po natin kakalimutan yung subscribe, ayan, Bal Santos Matubang, Atin na Vlog, and Kalingap Rab. At ang lahat na mga Kalingap charity vloggers, mga Kalingap reactors, wag naman po natin silang kakalimutan kasi kami po na mga reactors, meron din pong linuluto na fried chicken. Oh, malalaman nyo na lang. At ako lagi naman sa binabanggit ni Kuya Bal sa live niya yung plano ng mga Kalingap. So ayan po, proceed na tayo sa ating topic for today. So siyempre bago yan, panoorin muna natin itong video na kung saan ayan, si Kuya Andy Kayakap na naman po ang nakapag-scout nitong dalaga na magaling mag-gitara, maganda yung boses, di ba? Talented siya. Ayan po, panoorin po natin ang video. You were good alone when a good time someday. You were on your shoes. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Narot siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan paman. Kuha ng pangkabuhayan niyo, pang pagkain niyo sa araw-araw. Pag ano po, pag meron po si Papa ng ano, trabaho, saka po kami nagkakaroon ng pagkain sa araw-araw. Anong trabaho ni Papa mo? Pag po meron po siyang kinukuprahan dyan, nagtutulong. Kupra? Ibig sabihin kahit bulag siya, nagpubundok siya? Ang no, galing ano? Babalat po ng... Tapos ikaw naman, tumutulong ka rin ba sa kanila? Tumutulong din. Paano ka na tumutulong sa kanila? Tulad po sa gawaing bahay, tapos pag nag-ano po sila, pag may kailangan. Kumusta naman ang buhay ngayon, yung kalagayan nyo ngayon? Medyo mahirap ba? Mahirap po kasi napakahirap po lalo ito bagong lipatay. Hindi mo po alam kung saan po kukuha ng ano, gano'n nga. Ang mga pangangailangan. Wala pang halos. Yung bahay nila bro. Pakita mo yung bahay nila. Ano yan? Sa inyo yan? Kapatid po namin. Saan sa kayo nakatutulog dito? Diyan po. Ah, nakikita na lang kayo sa kapatid nyo? Kapatid ni Papa mo? Ito po. Wala kayong sariling talagang bahay? Wala po kasi kalilipat lang namin. Kalilipat nyo lang din po dito? Saan po kayo dati nakatira? Sa Naga. Diyan sa ano? Kamsur, Naga. Ah, taga Kamsur po kayo. Bakit po kayo lumipat dito? Eh,
taga rito po ako, kaso lang doon ako nag-aral mag yung ano yung pumamuhay na mag-isa mulang binata pa hanggang magkaasawa doon po. Tapos nitong malalaki na yung mga anak ko, nag-uwi na ako po dito. Wala kami sariling bahay kasi doon. Kaya dito wala rin. Pero okay. Dito pa po ano. Sabihin bago lang po kayo dito. Ang galing ano, taga Naga sila. So, ang galing kasi na taga Kamsur, natulungan natin kaagad bago lang sila dito. Tapos nakilala natin sila agad sa dami-dami na gustong matulungan natin mabisita. Sila yung karating lang dito sa Camarines Norte, nabisita natin kaagad. Kilala mo ba kami, ano? Familiar ka sa Team Kalingap? Naririnig mo na rin? Familiar na rin po kasi nung tinignan ko po yung vlog ni Andy Kaya. Ay, nakita ko po yung ano. Yung sa akin, Kalingap Rab. Ano lalo yung... Lalo na yung natulungan po si Joy dun sa... Taga dito lang, Malibago. Kilala mo si Joy? Kilala ko po. Nakilala mo siya in person o... Nakilala ko na po yun in person. Ay, siya? Opo. Tapos halos magkakilala lalo na po yung kapatid niya. Yung close kami ni Joy. Ah, si Joy nga pala yung nag-recommend nga pala sa'yo. Sa ano, kay Kuya Andy. Siya yung lumapit, si Joy. Ayan, shoutout kay Joy Diwata. Siya yung nakatuklas yung nagsabi kay Kuya Andy Kayakap. Napinunta naman ni Kuya Andy Kayakap. Melka, sa tingin mo ano yung gusto mong may tulong ng Team Kalingap sa inyong pamilya? Na dalawang magkapatid at bulag yung magulang. Para sa akin po ay kung ako pong tatanong tungkol sa maitutulong ay yung pong pang araw-araw siguro pong pangangailangan. Araw-araw. Tapos bilang pong nag-aaral kami lahat. Apat po kasi kami nag-aaral. Apat kayo? Asan yung, ibig sabihin hindi lang kayo dalawa? Pinagupitan po namin yung dalawa kasi bawal na pong pumasok. Lalaki? Opo. Dalawang lalaki? Opo. Apat pala kayo? Lima po kami lahat. Ay, grabe. Paano niyo po tayo na bubuhay yung anak niyong apat ay lima? Sa kabila ng wala kayong paningin? Ay, ano, sanay lang po na basta't nahihanap buhay mo kahit para paano ay nakain naman po yan, naglaki naman sila. Paano po? Anong trabaho po? Ay, yan, nakikipagkuparan, nakikipag-ani, nagtatabas po dyan sa mga taniman. Grabe, napakasipag niyo po tayo. Believe kami sa inyo. So, ayan na nga po, eh, no? Nakita natin yung very talented na babae, eh, no? Na magaling na kumanta, magaling pa mag-gitara o bibihira yung ganon. At ang nakakabilib dito, eh, no? Nakakalokan talaga, super nakakabilib yung tatay nila. O, diba? Nagagawa pa magtrabaho sa kabila ng kanyang kalagayan na wala ng paningin. O, diba? Hindi tulad ng iba dyan. Diba? Ang lalaki ng sahod, ang lalaki na ng tiyan. Pinakuha pang magnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Hoy, Bibang, ano naman yung mga pinagsasabi mo dyan? Ay, ako, nandito na naman siya. Nandito na naman siya. Nakita mo na naman yung video, diba? Nakita mo? Ang sabi ko, sobrang nakakamangha yung tatay nila. Sa kabila ng kanyang kalagayan, wala nang paningin, bulag, nakakapagtrabaho ng patas. Hindi tulad ng iba dyan. Nakita ko, Bibang. Pero bakit may mga kaban-kaban ng bayan? Ano yun? Bakit may mga ganun topic ka ngayon? Ang sabi ko, sobra silang nakakamangha kasi kaya nila magtrabaho ng patas. Hindi tulad ng iba dyan. Ang lalaki na ng sahod, ang lalaki ng tiyan, ang lalaki ng bahay, may mga bodyguard pa at ang gagawa ng mga sasakyan. Pero anong ginagawa? Nakukuha pa magnakaw sa kaban ng bayan. Ay, naku, Bibang. Huwag mo naman lahatin. Kasi mayroon naman talaga mga tao na galing sa puso yung pagtulong nila. Wala silang inisip kung hindi ang makatulong sa kanilang mga kaubayan, sa kanilang mga nasakupan. Huwag mo naman lahatin yung mga ganyang magnakaw-nakaw sa kaban ng bayan. Yung mga matitino naman. Grabe. Kaya nga, B-boy, di bang sabi ko, yung iba dyan. Yun ang sinasabi ko kasi mayroon naman talagang mga matitino na mga nila lang na gusto talaga magserbisyo sa bayan, gusto magserbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Ganon. Hindi ko naman nilalahat. Kaya ngayon, Diyos ko, dahil malapit ng eleksyon, Diyos ko, maging matalino tayo sa pagpili ng ating ibubuto sa ating barangay. Hindi yun pag nabayaran ka na, yun agad ibubuto mo. Ay, umayos ka sa iyong mga kamay na kasalalay ang pagbabago kung talagang pipiliin mo yun, maging matalino ka.
hindi yung basta-basta ka lang na anuhan ka lang, na nabayaran ka lang ng jeep bilog. Yun ang iboboto mo. Iwan ko sa'yo, Biba, umabot ka pa talaga sa eleksyon-eleksyon. Yung pinag-uusapan lang naman dyan, yung mga reaction-reaction mo, bigot tungkol dun sa babae na magaling kumanta, na bulag yung mga magulang, tapos umabot ka pa sa eleksyon. Talino mo? Ano ka ba yung political analysis? Yung tawag doon? Yung ba yun? Analytic? Basta yun yun. Ay naku, baby, totoo lang naman talaga sinasabi ko. Kaya yan na vlog ni Kalinga Prab, sobrang nakakamangha. Dahil sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi na nakakakita. O diba, pati yung asawa niya, hindi na nakakakita. Sobrang nakakahanga. Kasi bakit? Nakakapagtrabaho sila ng patas. Yun ang gusto ko i-point out dito. Hindi tulad ng iba dyan, iba ang lalaki-laki na nga lang mga sahod, hindi pa naiinitan, lagi naka-aircon. Opisina aircon, bahay aircon, Diyos ko pati CR nila yata, aircon. O, saan galing yung mga pinagbabayad sa mga ganyan-ganyan? Eh, di ba sinasabing lahat? Mayroon at mayroon. At Diyos ko na talamakyan dito sa bansang Pilipinas. Eh di huwag ka magbuto, Bibang. Wala kang masabi. Baka sabihin mo, masaya na yung buto mo kung makapagbuto ka dun sa tiwali, di ba? Eh di huwag ka magbuto, ganun lang kasi yan. Dami-dami pong sinasabi. Pagtulong sa nangangailangan, di magsasawa. May tang cute vlog ang hanapin.